Matapos maantala dahil sa barilan, umabot hanggang madaling araw ang botohan sa Sulu. Nagka problema pa sa pagtatransmit ng resulta dahil sa mahinang data signal. At narito ang unang balita ni Rafi Tima. Mga ilaw mula sa military trucks ang kanilang naging gabay para makita ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan ng mga pwedeng bumoto. Umabot ng hanggang alas 4 ng madaling araw ang botohan matapos itong maantala dahil sa nangyaring barilan na ikinasugat ng 6 na tao. Nairaos naman ng matiwasay ang botohan kahit halos 11 oras itong naantala. Sa buong probinsya, naging mabagal ang pag-transmit ng resulta dahil sa hirap ng data signal. Tangi ang bayan ng Panglimatahil ang nakapag-transmit ng resulta matapos magsara ang mga presinto. Buong maghapon, 10 sa 19 na munisipalidad ang nakapag-transmit ng resulta sa Provincial Board of Canvassers. 6 na bayan naman ang hindi pa nakukumpleto ang pagbibilang dahil sa mga depektibong SD cards. Inihatid ng mga helicopter ng Philippine Air Force mula sa Joint Task Force Sulu ang 2 BCM sa bayan ng Omar, na isa sa mga hindi pa nakukumpleto ang pagbibilang dahil sa depektibong makina. Sa kabila ng mga aberya, ayon sa COMELEC at AFP, naging tahimik sa pangkalahatan ang sitwasyon sa buong proseso ng eleksyon matapos mamagitan ng militar sa ilang namuong tensyon tulad sa Panglima Istino at bayan ng Omar. Anim yung definitely na may problema sa SD card. Sana po makarating yan on time. Kung makarating, we can proclaim the provincial level candidates. Umaasa ang COMELEC na agad mapapalitan ng kanilang regional hub sa Zamboanga ang mga depektibong SD cards mula sa 7 bayan dito sa probinsya na siyang nagpapaantala sa bilangan. Habang tumatagal daw kasi ang paglabas ng resulta ng eleksyon, posibleng magkatensyon. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.